Ay, so ito yung follow-up episode nung pagtatanim natin ng Monstera Swiss cheese. So ngayon, hindi kasi namin nabantayan yung progress niya masyado. Although, yung sinot namin yung tatanim tayo from cuttings ng Swiss cheese natin. I think nasa September 28 yun. So ngayon ay October 28. Titignan na natin ngayon yung progress nila. So, halos 4 weeks yung lumipas from tinanim natin sila. So, ito na ngayon. Tatlong plant. Ito yung mapapansin nyo yung condition niya. From two leaves nung tinanim natin. Meron na siya isang unfold. Tapos itong dalawa. So, tignan natin ngayon kung maganda yung naging kalabasan ng roots nila. So, unahin muna natin itong big two leaves. Pero, kita nyo naman dito. Ito pa lang siya. Yung ugat niya talagang lumalabas na sa ano, sa ibabaw. So, mukhang okay naman siya. Pero, tignan natin yung kabuuan ng kondisyon ng kanyang ugat. Para masabi natin siya ay talagang pwede nang mabuhay. Dahan-dahan lang natin kasi baka maputol natin. Yan, ayan na siya. Ang kapal niya. So, ang ganda. So, mas effective sa akin, yung gaya ng, kung napanood niyo yung unang episode ng pagtatanim, mas effective sa akin yung from cut, tapos diretso ko na siya itusok sa lupa. So, again, yung ginamit natin ditong mixture is yung vermicast, coco peat, tapos yung tawag doon. Gumamit din ako ng, nilagyan ko siya ng konting tawag dito. Yung mga puti-puti na to. Nutri-coat. Para medyo bumilis din yung kanyang pagtubo. So, yan natin. So, yan yung plant A. And then, ito pa yung isa. Check din natin. Sa ibabaw, wala siyang mga roots na nakaangat. Unlike dun sa isa kanina. Pero, tingnan natin yung ilalim niya. Ay, meron pala. Ayun pala sa gilid. Akala ko, ano, dumi lang. Pero, ayun siya sa gilid. Okay. So, dahan-dahan ulit. So, as compared dun kanina sa isa, mas talagang maugat din. Pero, ito, makikita natin na meron na rin naman lumabas. So, maganda pa rin siya. And, ingatan lang natin kasi sobrang baby nung ugat niya. Ayaw natin na ma-shock siya. Kasi yung iba nagtatampo na pagod din ang galaw siya. Dahan-dahan naman. And, ito naman, yung pinaka, I think malaki kasi tinong may ugat niya. Ano nasa ibabaw. So, tignan natin. Ayan. May start na rin siya na aerial root. Ganda. So, kung makikita nyo, ayan siya. Yung ano niya. Nag-start na talagang mag-scatter. And I think kailangan niya na ng mas malaking pot para mas mas gumapang na yung ugat niya kasi medyo ini-invade niya na itong lalagyanan. Ayan na siya hanggang doon. Ayan. Ayan siya. Ayan ang ugat niya. Ang ganda oh. Ang linis ang ugat niya. Nakakatuwa kasi nakabuhay na naman tayo. So, yung isa, yung una kong in-experiment. Mukhang umu-okay na rin siya. Although some leaves talaga niya hindi nag-recover. Yung mga kinagat ng insekto, hindi na talaga nag-gumanda. Pero this one is okay na okay siya. And siguro few more weeks, maganda siyang ilipat na sa mas malaking lalagyanan. Okay? So, yun na yung update natin dito sa ating Monstera Swiss Cheese.
Happy lang ako kasi nakapag-produce tayo ng tatlo na masasabi kong kahit paano eh, stable na yung mga anak nila. Maganda nila. Okay, so ito yung part 2 ng ating Swiss cheese Monstera. Swiss cheese. Monstera Swiss cheese, sorry. Okay. So, susunod naman i-update ulit namin kayo sa mga cuttings ng mga ibang sa mga parang na pagtatayin. Okay? Bye!